Humarap sa SMNI debates ang apat na presidential candidates kagabi. Uminit ang debate ng mapag-usapan na ang isyu tungkol sa New People's Army o NPA. Nakatutok si Rafi Tima. Umpisa pa lang ng pagtatanong ng panelist na si Professor Clarita Carlos, isang espesipikong tanong agad tungkol sa foreign policy, ang ibinato sa apat na kandidato na dumalo sa SMNI presidential debates kagabi. If the Quad were to become a collective security alliance, you as our country's chief architect of our foreign policy, are you going to make the Philippines as a member of the Quad? Sabi ni Calio Didi Guzman, dapat na raw itigil ang pagsali sa mga security alliance at buwagin na ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. Ayon naman kina dating Defense Secretary at National Security Advisor Norberto Gonzalez, dating Senador Bongbong Marcos at dating Spokesman Ernesto Abella, pag-aralan kung ano ang pwedeng pakinabang ng bansa rito. Ang Quad o Quadrilateral Security Dialogue ay isang security dialogue sa pagitan ng Amerika, Japan, Australia at India na sinasabing pangontra sa China. Ang apat na kandidato, kapwa namang nagsabing handa silang isapubliko ang kanilang salin. Uminit ang debate ng mapag-usapan na ang rebelding NPA. Tanong sa mga kandidato, kaibigan ba sila o kaaway? Wala na tayong ibang maaring sabihin, kundi tratuhin sila ng kalaban dahil kinakalaban tayo. Kaya kailangan natin pagtanggol ang ating sarili. Sorry, ako kaaway. I-review natin ang ating mga agreements, buksan natin ang ating pag-uusap, tuloy-tuloy yan. Pero yung kanilang mga hinaing ay dapat matugunan. Like for example, yung sa land reform, ay dapat maibigay. In fact, I would recommend death condonation para mabigay talaga yung properties. Sila ay isang revolusyonaryong grupo na naghahangad ng panlipunang pagbabago at hustisya. Hanggat ganyan ang sistema ng ating lipunan, hindi mawawala ang paglaban mula sa welga, protesta, hanggang pumunta sa paghahawak ng armas. Pare-pareho namang nagpahayag ang apat na kandidato na dapat ipagpatuloy ang usaping pangkapayapaan. Lahat din sila nagpahayag na dapat magkaroon ng presensya ang puwersa ng Philippine Navy sa West Philippine Sea para maalalayan ng mga Pilipino mangingisda. Pero diplomasya pa rin daw ang pangunahing solusyon sa problema. Rafi Tima nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.